ang ilang translation ng Quran, ha? Huwag niyo pipintasan yung translation ng Quran, kasi kung pipintasan niyo yan, eh, dapat sabihan niyo yung mga kasama niyo, huwag na mag-translate. Dahil sayang na yung perang pagod. O ngayon, yung pong salitang book, kitab, sa Surah 2:146 na translation ni Muhammad Sarwan, ito ang kanyang pag-ibig. Those whom we have given the book or the Bible. Bible ang kanyang ginamit. He has sent the book, the Quran, to you in all truth. It confirms the original Bible. He revealed the Torah and the Gospel. Ang ginamit kong salita ay salitang Bible translation. Dito naman sa Surah 3:7-8, sabi rito, and behold, there are indeed some among them who distort the Bible with their tongues. Ang distortion ay nasa tongues. Hindi sa writing. Interpretation to meaning. Distort the Bible with their tongues so as to make you think that what they say is from the Bible, that while it is not from the Bible. Pero yung mo, sa translation nito, Bible ang ginamit. Okay. Ngayon, yung sinasabi na gospel, alam po ba ninyo na itong tinatawag nating Torah o yung Injil? Eh, ito rin po yung tinatawag nating New Testament ngayon ng mga panahong Kristiyano, ng mga Biblia. Paano natin nalaman, mga kapatid? Meron po sa Surah 48:29 ng Quran, etong sabi. Sabi rito, on their faces are their marks, being the traces of their prostration. 5 minutes. This is their similitude in the Torah. Yun daw mga faithful believers, ito daw ang kanilang katulad sa description sa Torah. And their similitude in the gospel is, thenceforth its blade, then make it strong. It then becomes thick, and it stands on its own stem, filling the sowers with wonder and delight. Ang tanong, meron binabanggit na itong believers daw ay katulad ng binabanggit. Anong gospel nyo? Ang Biblia namin o hindi? Ayon po rito, ito yung Biblia na tinatanggap natin ngayon. Bakit? Sabi rito, the similitude in the gospel is about how the good seed is sown and grown gradually even beyond the expectation of the sower. The seed should spring up and grow. He know not how, for the earth bringeth forth fruit of herself. First the blade, then the ear, after that the full corn in the earth. According to Mark chapter 4, verse 27 to 28. Yun daw mga mananampalataya ay katulad daw ng bunga na seed na tumutubo, na lumalaki. Na yun daw ay nakasulat sa gospel. Saan mababasa ba yun, yung parable na yun, na ear of the corn? Mababasa po natin yun sa Mark chapter 4, verse 27 and 28. Sa mga gandang dun yung tinatawag na gospel, eh itong Biblia namin ngayon. Eh kasi yun ang pinagsipian eh. Yan ang dapat natin makita at matandaan, mga kapatid. Wala pong iba. Kaya nga po sa ibang translation, sa Surah 5:47, sabing gano'n ang translation ni Muhammad Sarwar, the followers of the gospel, the New Testament, must judge according to what God has revealed in it. Those who do not judge by the laws of God are evil doers. Sa mga katwede, sa amin po kasi paniniwala, yung four gospels po, hindi po apat na iba-ibang gospel yan. Yan po ay iisang gospel lang po yan, na mayroong apat na magkakaibang perspective kung paano nila ipaniniwanag ang buhay ng ating Panginoong Kristo. Katulad halimbawa, nagkwento ang apat na tao sa inyo. Sabi nga noon, nakakita ako ng banggaan. So, sabi ng unang tao, ang nakita ko ng banggaan, kulay pula at kulay itim na sasakyan. Sabi ng pangalawa, ang nakita ko, kotse at truck. Sabi ng pangalawa, ng banggaan ay Ford at Fiera. At ang pangapat, nakita ko ng banggaan ay wasak yung isa hindi. Ito bang apat na ito, dinidescribe nilang nagbanggaan eh, magkakaiba ba? Hindi, magkakaiba lang sila ng perspective, pero same event yung kanilang nakita, isa lang na pangyayari. Ganun din po ang gospel, yung tinatawag na four gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. Pinalilitor na sinasabi, ito na yung apat na ibang-ibang ebanghelyo, mali po yun. Yun ay apat na ibang-ibang perspective sa isang pangyayari. Kaya nga, maging ang mga church fathers, katulad si Iris, iniwalaan niya, ang tawag sa kanila ay gospel, singular. Kaya wala pong ibang gospel. I challenge them to show up na magsasabi na ito yung talagang original na Torah Injil. Wala naman silang may pakita. Dahil kung meron na silang may papakita, ito yon ang Biblia. None can change Allah's word. At ang sabi ganon, ang salita ng Diyos ay hindi maa
magkamali o ito'y maaari mang mawala sa ikas bakit babantayan ni anak ko. Yan yung tinatawag na decree o dikir, the reminder. Meron pong sinasabi rito na ito pong dikir, the reminder, ay kumakapit din po sa Torah at Injil. Sabi po sa Surah 15 verses 9 to 10, verily we have sent down the reminder, and verily we will guard it, and we set before thee among the sects of the yore. 1 minute na lang. So, merong pinatawag na reminder na poprotektahan daw ni Allah mula sa pagkakurap. At alam natin na kasama po rito yung tinatawag po natin yung previous scriptures. Ayon po sa Surah 16, verse hanggang 44, and we did not send you any man but whom we sent revelation. So as the followers of the reminders o yung tikra, if you do not know. Kaya kung ang Quran ay tinatawag na tikra, reminder, at poprotektahan ni Allah, yung palang Torah at Injil, the previous scripture, tinatawag din na tikra. So ito'y poproteksyon natin ni Allah. Otherwise, kung hindi niya proteksyon ng ito, masisira yung kanyang salita. Nang can change his word, at naniniwala ako na iyon yung aming Biblia sa ngayon. Hindi na bago. Amen? Yan po ang ating masasabi sa ating pong pangalawang tindig, mga kapatid. Sana po, Joe, yung ating emosyon, eh, huwag natin masyadong... Okay. Sana po ay medyo yung ating emosyon eh huwag natin masyadong okay. Salamat po. Magandang po mga tanong po, hindi lang kita pumatak si Baka. Ang ganun rin talagang ko eh. Ilan po ba ang chapter? Ng Biblia? Alin? Chapter po, chapter. Kasi alam niyo po may distortion din eh. Ilan po chapter? Biblia po yan eh. Ilan nga po? Anong aklat yan din po rin? Abay, Biblia. Kaya Biblia, Biblia. Ako, Biblia din ako dito. Ilang chapter ang Quran? Ilang verses ang Quran? Ilang ang Quran? Ang Quran kasi 114 chapters. Oh, ikaw, ilang pa mo ilan? Kasi Biblia mo, pinagtatago mo, salitanan mo. Anong version